Magandang araw po mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa muli po, ako naman po si Taong Gala at sa ngayon ay panibagong reaction video naman po tayo. Ang ating pong bibigyan ng reaction video mga kapatid ay ito pong nangyari na napaka-viral sa Tokumi Brothers. Ito pong Tokumi Brothers ay kilala sa talagang pinakamabigat mag-pranks. Ano po? Mga public pranks po ang kanilang ginagawa. Isa po sa kanilang public pranks, itong tinatawag na kidnap prank, kung saan ay gumawa sila ng isang kidnapping scenario sa isang lugar na hindi nila inaasahan na mayroon pala doon pulis na naka-civilian. So, nung ginawa nila ang kanilang pagsushoot, kung saan may kidnapin silang tao, nandoon mismo sa lokasyon ang isang pulis at bumunot ito ng baril na talagang ikinagulat ng lahat. Alam nyo, maging ang Tokumi Brothers ay nagulat at talagang tagtaas kamay na lang sila at sinabing prank lang ito. Well, mabuti na lang ano, at hindi happy trigger ang polis. Kung sakali man ay malamang nauwi ito sa insidente ng pamamaril. Ngayon, ano po ang side ng polis? Ano po yung sinabi ng polis? Marami kasing nagsasabi na kasama ang polis doon sa senaryong yun. Kumbaga, parang ano nila eh, kasama nila sa prank, no? Pero ito po, hindi po kasama ang polis niyon. Mga kaibigan, ang side po ng polis, pakinggan po natin. Wala namang problema sa pag-vlog, pero sana pag-aralan natin yung content, suriin natin. Hindi pwede yung ganito na, it concerns the security of the community. Alright. Ito po yung sinabi ni Sir Santos, no? Santos yung nakalay doon sa isang pulis na sabi niya, maraming pamamaraan ng pag-vlog. Pero kapag ang isang vlog ay kumbaga naglalagay sa balag ng alanganin ng seguridad, ano po, ng isang ng community o ng lipunan, ay mayroon tayong pananagutan. Ito po yung alarming iskandal. Pwede makasaluhan sila dito. So ito nga po ang nangyari at nakakalungkot mang isipin na talagang sa ngayon ay gumugulong na ang kaso. Tinaas na po ito. Inakyat na po nila ang kaso sa Tokumi Brothers. Ito, pakinggan natin. And the blogger himself, bilang tugon po sa nangyari, no, people, she will be filing a case against the blogger. So muli po, ang Las Piñas City Police Station po ay nananawagan sa mga vlogger na please don't encourage this type of vlog that might influence others, particularly yung mga kabataan. So, ito mga kaibigan, malaki sabi nila ang tsansa na makulong itong mga vlogger. So nakakalungkot man isipin na. Pero kung atin pong titingnan, kaya po dumarami ang ganitong mga vlogger kasi ang daming nagtatangkil. Pasensya na po sa lahat ng mga nanonood po ng ganitong klaseng mga. Ang dami po kasing mga nagtatangkilik eh. Pangalawa, yung pong proseso ng kanilang pagpaprank, nanggaling po yun sa suggestion, sa comment section ng kanilang mga followers. Actually, marami na pong mga negatibong pinupukol, no, sa mga prank nitong Tokumi Brothers. Ang dami na pong mga negative na mga comment sa kanila doon sa ginagawa nilang public pranks. Dahil talagang nakakapag-create ho ng kumbaga iskandalo sa publiko, no? Pero siguro dahil nga sa marami ang tumatangkili, 4 million na followers sila, at tuloy-tuloy na ginawa nila. At dito, ito lang yung pinakamasaklap eh. Kasi nga, tulad na sinabi ng polis, pwede silang makulong. Sa mga ganitong senaryo mga kaibigan, magbigay sana ito ng aral, ano, sa lahat ng mga gumagawa ng mga public pranks, no? Na at least mayroon tayong posibleng pananagutan sa batas kapag ganitong nakakapag-create na tayo ng ingay. Alam niyo po, ang isa sa us nakakatakot dito, kaya po tayo nag-react. Eh kung halimbawa ipagpalagay natin, mayroon talagang totoong senaryo. May totoong senaryo, kidnapping or whatever na nangyari. May pulis sa banda doon. Pwedeng sabihin ng pulis na, "Uy, tika, ano nga ba ito? Baka prank lang ito. Ako ang madali nito." Di ho ba? So kumbaga, yung pong mga pagpa-prank na ganyan, lalo na yung mga crime, ano po, crime prank, nakakapag-create yan ng tinatawag na social conditioning sa kaisipan ng ating mga otoridad. Eh,
magdadalawang isip sila kung ito ho ba ay prank o baka ano lang, di po ba? So, paano kung totoo? Hindi nangyari. Mangyayari ang krimen, kumbaga. Ito yung nakakalungkot. So, sana po magsilbing aral ito na hindi po naman masama yung pagpaprank, pero wag naman to the level na makakapag-create tayo ng kumbaga iingay ano sa tao at mailalagay sa balag ng alanganin ang isang community. Katulad nga ho nang nangyaring ito. No, maswerte lang sila no kasi at least yung pulis kalmado. At least yung pulis medyo hindi gaanong mainitin. Kung mainitin yung pulis kasi makita natin sa senaryo na nakapagkahawak nila doon sa kanilang kasabwat nang ipinasok nila sa sasakyan, isinara. Ay sabi nga nung pulis kung tumakbo yung sasakyan, papuputukan na niya para lang i-flat tire yung gulong eh. Buti maano malawak yung pang-isipan ng pulis no. Na-manage siya ng saludo din naman ako kay sir no. Na-manage siya ng maayos yung sitwasyon. Pero paano kung dumating sa punto na nabaril or mayroong nangyaring ganun di ho ba? Nakakasakit. Iniisip natin magpasaya ng ating mga followers, iniisip natin na magbigay ng content pero sa kabilang dako naman ay makakapag-create tayo ng negatibong kumbaga video para sa lahat ng mga nandyan sa senaryong yan. So sana ho mga kaibigan, ito po ay magbigay aral na hindi ho lahat ng mga prank ay maganda. No? Itong mga prank na nakakapagbigay ng iskandalo o ingay sa isang komunidad ay mayroon po tayong naka akmang pananagutan. Pwede po tayong kasuhan ng alarming scandal. Kita mo yan. So, ngayon, ito mga kaibigan, makita natin na talagang inakyat na yung kaso, dinala ng yung kaso, ano, dinala nila sa, yan o, dinala nila sa Office of the City Prosecutor, oh, nandun na yung ano, dinala talaga doon, sinubmit na nila. So, marahil mga kaibigan, ay pag, tingnan na lang natin, abangan natin kung ano yung mga susunod na kabanata, no? Huli man ang pagsisisi, pero mas para sa akin, no? Bilang isang vlogger, dapat maging responsibleng vlogger tayo. At siguro mas mainam no? Na may mangyaring mga ganitong sitwasyon na talagang naa-actionan upang sa ganun ay matigil na ang mga ganitong klaseng pagpaprank na hindi naman kaaya-aya. So sa atin sa mga manunood, rightful viewers, no? Maging maging matalino tayong viewers at huwag tayong kumbaga sumang-ayon kapag alam natin na nasa balag ng alanganin yung mga content dahil paano na lang kung totoong nangyari yan sa lugar ninyo. Kayo mga kaibigan, kayo mga soaking mga tagapanood, ano po yung komento ninyo dito po sa viral kidnap prank na ito? Ano po yung masasabi ninyo? Comment down below at maging kaparte po kayo ng vlog nito. Mahalaga po natin paghimay-himayin at pag-usapan itong napaka-importanting issue sapagkat tayo po ay nabubuhay dito po sa social media. Ako po si Taong Gala and Miguel, love shoutout po sa ating Team Kulit family. Miguel, love shoutout dyan kay Sis Date, kay Mom Shee, kay Ate Nela, kay Mami Min Nela, no? Kay Bunso, kay Lesban, Tantang, Judith, Miguel, love shoutout dyan kay Ate Nida, ayan, kay Borja, Miguel, love shoutout kay Ate Jocelyn, no? Kay Sis Jo, and of course, kay Barline, kay Big Boy, kay Nelbert, Papa B, Auntie B, ayan. Magiging love shoutout po sa inyo. At syempre, maraming salamat nga po pala sa lahat ng sumusuporta ng ating channel. Ang shoutout po to Ma'am Tisa Briones ng Katarman, Northern Summer. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Comment down below po kung ano po ang iyong opinion patungkol po sa video ito.